top 10 best in headshots or official portraits maybe sa Miss Universe Philippines 2024. So makikita nyo dito kung sino na yung mga sasabihin ko. So are you ready? Unahin na natin si Atisa Manalo of Quezon Province. Wala na akong masasabi sa kanya, wala na akong may spelling pa sa kanya. Isa siya sa mga consistent candidates na prominent throughout the pageant. And I am very sorry sa mga ibang fans kung hindi nyo bet si Atisa Manalo. Pero syempre, ito yung observation ko since I am also a pageant vlogger, no? So makikita nyo sa kanya, complete package. And you cannot really deny na malakas talaga yung aura niya. Number 2 naman is Baguio City. Yan, si Tara Valencia. Ang pinaka-vibrant sa kanya, for me, yung best asset din niya is yung kanyang smile. Na whenever na lalabas siya sa stage o kaya basta nakafocus sa kanya yung camera, kapag ibubuka niya yung bunganga niya, as in, parang there is a breathtaking view. Tapos samahan mo pa yung pasarela niya, yung tindig niya, yung glam look niya, as in. Isa din siya sa mga possible na aarangkada sa top 5. Okay, so kay Cebu naman, day by day, she is getting, alam mo yun, yung stronger and stronger. Parang kinakalculate niya yung kanyang strengths na minamaximize niya, tapos pinapakita niya na age is not the issue sa kanya. Kasi isa siya sa mga best faces din in this competition, and makikita natin na talagang nagle-level up siya. Hindi siya yung parang yung nagda-dry, as in lahat fresh. Parang mini-minimize niya kung ano man yung weakness na napapansin niya. So thank you sa kanyang glam team. Next naman ay si Northern California. One thing that I can describe sa picture na ito is the freshness. Napaka baby face yung itsura niya dito. Walang signs na dull moments, yung mga ganon. So the subject in this picture is amazing, napaka-astonishing ng kanyang overall look with all yung props na ginamit niya. Parang simple lang yung styling niya, pero wow, mapapawaw ka talaga sa kanya. Pati na rin kay United Kingdom. I think this is probably one of the best na nakita ko na hair and makeup and styling ni United Kingdom. Kasi lumitaw talaga yung tunay na ganda niya. And parang ang dami niyang kamukhang artista. So I'm hoping na yung current na hair and makeup stylist niya, ganito yung aura niya, especially sa pageant night. Kasi may kita mo talaga yung tunay na anyo niya, no? Okay, so let's move forward kay Miss Taguig Christely McGarry. May kita natin na it is not only with the fair complexion na tinitingnan ng mga Pinoy, kundi pati na rin yung morena, yung tan skin. So it really represents or defies the diversity of yung kulay natin mga Pinoy, mapa fair, mapa morena. Unlike sa ibang countries talaga na fair complexion lang ang standard of beauty nila. Dito sa atin, very diverse. Pagdating naman kay Stacy Gabriel of Cainta, Rizal, ang linis ng overall headshot na ito. Kasi makikita nyo, parang tatlong color lang yung nakikita natin. Yung white, the brown, and yung color of the hair. So, it really, nag-complement talaga silang lahat. Tapos, makikita nyo yung elegance, yung simplicity. Napaka-fresh, napaka-linis. Malaman ang picture na to or headshot ni VVV of Bacoor, Cavite. It's because systematic yung lahat na makikita nyo dito. Organized yung picture, napakalinis ng subject, napaka-fresh niya. Tapos nakikita ko sa kanya yung parang CEO ng isang company, no? Napaka-expensive niyang tignan dito. Mesmerizing din dito sa headshot ni Laguna. So parang there's something about her, yung confidence power niya na makikita mo dito sa picture, kahit na simple lang yung ayos niya dito. So there is something richness deep inside of her na gusto mong matuklasan, no? Parang ganun yung mafe-feel mo kapag makikita mo yung picture na to. And syempre naman, no, hindi magpapahuli si Alexi Brooks of Iloilo City. So one thing that I perfectly describe sa picture na to is yung androgynous na eksena niya.
Tapos, may kita natin dito yung sharp contrast ng kanyang skin tone, tapos yung white background. And then, with the smile, with the confidence power, and napaka-unique talaga ng lahat ng features sa kanya. So, that's it. Ito na yung mga top 10 headshots or head portraits ko for Miss Universe Philippines 2024. So, pasensya na lang kung hindi ko nabanggit yung mga favorites nyo. Pero, syempre, this is only just my observation. You can comment down below yung sino pang gusto nyong idagdag. So, more pageant vlogs pa until the coronation night of Miss Universe Philippines. So, sana may nagustuhan kayo dito sa binanggit ko. And sana nagustuhan nyo rin ang vlog na ito. Thank you very much. More vlogs to come sa pageantry. And always follow me sa Instagram account ko, The Story of Anthony. Ayan po yung Instagram account ko. And thank you very much. Think positively.